umaga po sa ating lahat. Ayan, pakipati nga po, mas maganda ka pa sa umaga nito. Okay, sabihan ninyo yung mga katabi ninyo. Pag lalaki naman yan, mas guwapo ka pa sa umaga nito. Hallelujah. Masaya ba kayo na kasama ninyo yung mga kasama nyo ngayon? Yes! Amen. Tapos lang kami election, no? Alam nyo po, meron pong ano, kwento lang ako saglit, no? Meron pong ano, meron pong isang mayor. Tapos, itong mayor na to, namatay. So, nung namatay po itong mayor na to, pumunta po siya sa langit. Sinalubong po siya ni, ano, sinalubong siya ni San Pedro. Kilala niyo ba si San Pedro? Ayan, so sinalubong pa siya ni San Pedro. Ay, sabi po ni, ano, sabi po ni San Pedro, Mayor, saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Sabi naman ni Mayor, eh, siyempre sa langit. So, sabi po ni San Pedro, alam mo, Mayor, dito sa langit, meron kang freedom of choice. Pwede kang mamili. Kaya sabi ni San Pedro, ipapasyal kita sa langit, papasyal kita sa impyerno, ikaw mamili. Pumunta po sila ng langit. Nakita po ng mayor yung langit. Napakaganda. Nakita niya yung mga tao nagtatawanan, masayang-masaya sila, nagkakantahan sila. Nagmamahalan po yung mga tao sa langit. Sabi ng mayor, San Pedro, parang ayaw ko na umalis. Napakaganda itong lugar na ito. Dito na talaga ang tao. Pero sabi po ni San Pedro, ha? Ganun ba? Sige, tignan muna natin yung impyerno na nakamamili. So, bumaba po sila, pumasok sila ng elevator. Nag-elevator po sila. Bumaba sila. Hanggang nagpakita dun sa monitor, hell. Bumukas po yung hell. Nakita po ng mayor, napaka saya ng mga tao. Nagkakantahan sila, nagra-rock and roll sila. Oh, masaya-masaya sila. Tumatawa, nagiinuman. Nakita niya yung mga kumpare niya. Oh, kumpare! Oh, mali, andito ka! So, masaya-masaya. Sinalubong pa siya ni Satanas, sabi niya, welcome, Mayor! Welcome po sa impyerno! Kita po ni Mayor, napakaganda ang linis! Sabi niya, buwang walang pinagkaiba. Ang saya naman dito. So, sabi niya ni Satanas, bago umalis si Mayor, Mayor, alam mo na, anong pipili ko? So, umalis po itong Mayor na ito, pinuntahan niya po sa San Pedro. Sabi po ni San Pedro, o Mayor, anong pinipili mo, sa impyerno o sa langit? Sabi ng mayor na ito, mukhang wala namang pinagkaiba, San Pedro. Sa baba, mas madami lang akong kakilala. Mukhang mas masaya pa sila doon. Sa impyerno po ako. Sabi ni San Pedro, sigurado ka ba, Mayor? Opo, siguradong-sigurado po ako. Excited na excited po itong mayor na ito, baba. Kumentar po doon sa elevator. Ayan, bumaba. Pagbukas ng elevator, nakita niya po ang dumi, ang baho ng impyerno. Nakita niya nagkakagulo, ang daming umiiyak, ang daming nagmamakaawa. Nagulat siya. Siyempre, pati siya naawa siya sa sarili niya. Ano ba itong pinili ko? Alam niyo, lumapit po si Satanas. Sabi ni Mayor, ano ba naman ito, Satanas? Akala ko ba napakaganda dito? Alam niyo, sabi ni Satanas, ikaw naman, Mayor, parang di ka nasanay. Kampanya lang yun sa una. Pero alam niyo, sa totoong buhay, wala pong ganun. Amen? Excited sa langit, oh, simple na lang po tayo pupunta. Kung meron po tayong relasyon sa Panginoon at natanggap natin ang kaligtasan, sana po meron din po sa puso natin, yung pamilya natin, na sharean po natin ang gospel. Ama, tayo po sana meron yung puso natin sa mga kapatiran natin, yung mga kapitbahay natin. So, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Ngayong umaga na to, gusto kong i-invite kayo.
Panalangin po natin ang bansang Pilipinas. Handa na ba kayo? So let's just pray. This is big blessing po sa ating sa ating bansa. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, thank you so much. Thank you, Lord God, for this morning, for the things that you're doing in our life. Thank you so much, Lord God, for the Philippines, Lord God. Lord, we pray that these Philippines will be for you. Lord, that these Philippines, Panginoon, we learn how to humble ourselves. And we learn, O Lord God, to pray towards you. We will learn, O Lord God, to seek your presence. Father, we pray for the same thing. We pray for the unity ng aming bansa, Panginoon. At the same time, Lord, we just want to pray for our newly elected officials. Lord, we pray for wisdom. We pray, Panginoon, that they will have the courage, O Lord God, to stand for what is right, to stand for what is true. Father, we pray that righteousness will become their character and will become who they are. Lord, we believe, O God, that as they seek your presence, seek your wisdom, seek you, Lord God, in their life, meron pong pagbabago na mangyayari sa aming newly elected officials, Panginoon. Lord, we pray, whatever criticisms po na pagdadaanan nila, may they stand firm and do what is right, O Lord God, para sa aming bansang Pilipinas. Lord, at the same time, we pray for ourselves that we may find in our heart to learn how to submit and work with our government, Panginoon. To learn, Panginoon, to honor ang mga delegated authorities na linuklok mo sa mga posisyon na yan. Father, Lord, we pray na meron po kaming unity, pagmamahal, at at the same time, O God, na aming pamilya ay meron po yung Christ-likeness and God-likeness, Panginoon, yung centeredness po ninyo. Pinapanalangin po namin yung mga pamilya sa community, yung mga komunidad, ang mga cities, barangays, Panginoon, and of course, ang aming bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po kami and we are excited on what tomorrow, kung ano pong ibibigay ng pinabukasan mo, Lord. At the same time, we pray for ourselves. We are excited to come here to worship you, to come and give thanks to you, come and hear your words. And Lord, we are excited on what you will do in our life, and you will transform us as we believe, O God. And this we all ask in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you.
tayo ipagpuri sa kanya. Because His name is the name above every name. His love is unfailing. Jesus.
proclaim the name of Jesus, the name above everything. Nalalabas tayo at sasabihin natin ang pangalan ng Jesus. And today we proclaim, hanggang mamatay tayo, we proclaim the name of Jesus to our family, to our friends, to our co-workers. We declare the name of Jesus because the name is above everything, is the most powerful name that we have. Siya yung nagbigay sa atin ng lakas, ng pag-asa to have a righteous life. Come on, church, lift your voice to the Lord today. Hallelujah. Thank you.
redeeming us. You are forever, Lord, the love of our lives, sa buhay po namin. Thank you for the things, of Lord God, that you continue to do in our life. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, just say thank you, Lord. Now, as we do the declaration, you can do anything po. You can lift up your hands, put your hand in your heart, anything. As long as you are sincere and you start to believe in this. Are you guys ready? Let's do this. One, two, go. Today, I declare that God is my deliverer. The things that looks unbreakable will now break down as I step into breakthrough. I declare that every chain that has ever imprisoned me is falling to the ground, releasing me to move boldly and bravely. Today, I declare that God is my provider. I will experience an overflow of God's favor in my finances. I will be prosperous. My career is blessed and my business is blessed. And every need will be met with abundance. I declare that I will experience financial freedom and will have more than enough to live and give. I declare that God is my healer. I am strong, healthy, energetic, and productive. God is renewing my strength. I believe that I will live a long and strong life, and I will do all God has called me to do. Today I declare that God is my miracle worker. He is going to do the impossible on my behalf. Experience the kingdom of God every day. Today I declare that God is the author and finisher of my faith. He will establish my legacy, set new standards for my family, break generational curses, unlock generational blessings, and releases a life that impacts generations to come. Diba? Ang sarap maniwala. Ang sarap mangarap. Amen? Ngayon po, yung mga pangarap po natin. Mga pangarap po natin na yun ay tatamdan po natin. Alam ko po na every Sunday is an opportunity for us to give po sa ating Panginoon. So, without further ado, let us take this opportunity to give po sa ating Panginoon. And again, I'm inviting you also to come join us every Sunday po. Para naman hindi simple life lang. Diba? Start praying po sa mga binigay ninyo. Come on, just start praying. Speak blessing po and start believing. Heavenly Father, thank you so much for the blessings that you continue to pour out sa buhay po namin, sa pamilya namin. Thank you, Lord God, for the good health. Thank you, Lord God, for the protection over our family. Thank you, Lord God, for the things na binibigay mo, maliit pa no malaki. Father, help us to become more wiser when it comes to handling finances. Help us, O Lord God, to grow in this field, O Lord God, na maging blessing din po kami sa ibang tao, towards our family, and sa mga neighbors po namin. We believe, O Lord God, na yung pera nito, you gave it to us for us to manage it properly. Tulungan niyo po kami para makontrol po namin, magkaroon po kami ng ma-master po namin kung paano i-handle ang pera. At ito po ang aming sagot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. Kulang pa.
iniisip ko noon, pag natapos na tong call natin, wala na tayong dalawang service, pang isang service na lang, alas 10. Pero sa nakikita ko, kulang pala. Pag-isama natin yung pang first service, kaya maganda naman to, good news. Amen! Kanina umaga, medyo may bakanti pa namang upon din naman na puno. At ngayon, medyo napupuno. Kailangan pala may dalawang service tayo para hindi masyadong crowded. Amen! So, good news naman na makikita na hindi bakanti yung mga upuan. Mga upuan na nagmamakaawa dyan na nandiyan na naka-standby, at is maupuan na. And we appreciate ang bawat isa. Okay? At mga nakikipag-simple life, we encourage you na sumama naman na dalawang taon na, baka dyan pa kayo sa bahay nyo na ini-enjoy na dyan lang kayo. Pero magpakita naman kayo. Amen! And in bang nagsata tayo, amen! Kaya tapos na yung butuhan. Ha? Baka mayroong pang nag-aaway sa inyo dito. Mayroong nanalo na binoto natin, mayroong naman yung hindi. As long as sa Ignacio yung sinasabi nila na mag-serve sila, ipagpatuloy natin na supportahan sila, i-pray natin. At kung hindi man nanalo yung mga binoto natin, huwag tayong magpuprotesta. Amen. Supportahan natin kung ano man yung desisyon ng nakakaramihan. Kung sino man mga napili na, at ipagpatuloy natin na ipanalangin sila. Amen. Nakagaya nga ni Peter na sabi niya rin niya, at ipanalangin natin yung mga kings, mga leaders natin na nag-serve sa atin. Okay? Kahit siya man ay na-persecute sa mga sila ay pinipersecute bilang mga believer, still pa rin na sinabi nila ipanalangin natin sila. So tayo man, mayroon yung nakaupo na hindi naman na ayaw natin, hindi na natin gusto, ipanalangin pa rin natin sila. Amen. Para yung purpose na nakaupo sila para mag-serve sa bayan natin, sa Pilipinas. Kaya patuloy tayong mga ikarakalaran kadakwada. Amen. Amen. Goodbye. Okay, so gusto kong i-welcome yung mga first time na nandito ngayon, may apat. Okay, so mayroong in-invite si Sister Karen Pogong, si Danalyn Aykog, tama ba? Danalyn, pakitaas yung kamay. Ayon. Okay, so, tama ba? Aykog? Ikog? Ikog. So, mayroon namang tatlo dito. Okay, from Purguan ba yun? Part ng Asin. Okay, si mga Alvarte family to, si Ramili, Robert, and Josefena. Ayun po sila. Okay, welcome. Okay, si Sir Eric ang in charge sa kanila. Okay, so third time naman dito si Justin Bindan. At pang-apat na business na ni Fridimar. Ayun. So, patuloy po tayong mag-invite sa mga kaibigan, kakilala, boyfriend, girlfriend, kapitbahay natin para makipag-celebrate sila sa ating Sunday celebration. Amen. Ang ating ginagawa. At gusto ko lang pong i-announce na this coming Sunday, ito po yung annual na ginagawa natin sa ating section. From 2 to 5 p.m. Isulat niyo po yan. Okay? So, meron po tayong missions convention na ating gagawin. So, doon po sa Mufangco Building, yung papunta doon sa health center, pababa, yung dating cinema doon. So, kaya kakayanin po doon ng pang 500 na katao, at nag-goal setting na sila kahapon sa section natin na hindi pa po lagay kung ilan yung pupunta sa atin. Mag-meeting kami sa mga leaders para mag-mobilize po tayo. So we encourage you na 2 to 5 p.m. po na ating missions convention. Ito po ay yearly na ginagawa po natin. So mag-online na mag-report yung nasa mission, mga missionaries natin na mga local, mga Pilipino, okay, mga kababaihan, yun, mga hindi na nag-asawa para nakipag-asawa na sa Panginoon para mag-focus, nakapokus sa mission,
nag-re-reform po sila at mga local missions naman natin na dito yung mga sinusuportahan natin. Okay, na mag-re-reform, mga nag-o-open, nagpa-pioneer na mga kasamahan po nating mga stores. Okay, so isulat nyo po yan, huwag nyo kalimutan. Okay, this coming Sunday po yun. So, last Sunday po yung message natin is about yung passion for the lost. At yung nasabi natin, nakita natin doon ng kalinhaga para doon na ginamit ng ating Panginoon Kristo. Tatlo po yun, na iisa po rin yung meaning. Dahil ito nga, itong mga religious leaders na tinatawag ay talagang mamatter sila. Nagtantanabutod na dahil ang ating Panginoon Kristo nakakikain sa tinatawag nilang mga tax collectors and sinners, nakikisalamuha sa kanila. At ito ay talagang ayaw na ayaw nitong mga religious leaders yung ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya nagbigay siya ng talinhaga about sa nawawalang tupa, nawawalang coin, nawawalang anak, na talagang hinanap. At yun po yung mission ng ating Panginoong Kristo. Bakit pumunta siya dito sa lupang ibabaw para hanapin yung mga nawawala? Isa ka na doon, isa na ako doon, isa na tayo doon, na nawawala dati na nahanapan na. Amen. At salamat sa Panginoon, mga ginamit ng ginamit niyang mga tao na nagbahagi sa atin ng salita ng Panginoon para tayo naman ay nakakilala. So yun po yung mission ng ating Panginoong Kristo. Bakit siya may papo sa cross, namatay dahil sa ating mga kasalanan. So dito po sa Romans 1:16-17, ito po yung sinabi niya Apostle Paul. Sabi niya dito sa English version, "For I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith." So, ito pong mga bagay na ito na makita po natin about kay Apostle Paul ay hindi lang po niya sinasabi but talagang ginagawa niya po ito, pinamumuhay niya po ito. At kung pag-aaralan po natin yung buhay niya, makita po natin, mag-start doon sa last verse ng Acts chapter 7, mag-umpisa sa Acts chapter 8, ay Saul po yung Saulo, yung dating pangalan niya. At makita natin sa chapter 9 ng Book of Acts, doon po siya na-convert, nakakilala sa ating Panginoon mula sa kanyang pagka-Judaism, na kanyang relihiyon na pinapaniwalaan. At ito nga po ay talagang hanggang sa last chapter ng Book of Acts, from mag-start sa verse 13 na nag-start siya mag-ministry, tuloy-tuloy po siya. At dito talagang kahit pumupunta siya sa lugar na napaka-delikado, na talagang buhay niyang katapat ay talagang sabi niya, nasabi niya doon sa Philippians 1:21 na, "For me, to live is Christ and to die is gain." Kaya siya na po ay hindi nag-asawa. Talagang nakafocus na para sa Panginoon. Kaya in-encourage niya yung mga binata, kung mas maganda na lang maging kagaya niyo ako ng mga binata at kayong mga dalaga, para mas nakafocus sa Panginoon. Pero pag hindi naman kayo makapagtimpi, mag-asawa na lang kayo. Sinabi naman niya sa mga taga-Korinto doon. At dito nga talagang nag-focus dyan na bilang isang single na talagang nag-ministry, para nagpagamit, binigyan niya yung buhay niya para sa Panginoon. Kaya dito makikita po natin ay naging pattern na sa buhay niya, na sabihin niya itong gospel, yung magandang balita sa mga tao, mga lugar na hindi napuntahan pa nitong mga apostol ay talagang pinasok niya. So talagang sinasabi niya na hindi siya nahihiya na ibahagi itong magandang balita. Kaya yung title po ng message natin ngayong umaga, it's about the gospel not to be ashamed of. So ilagay niyo po dyan sa comment box niyo kayong mga nanonood, the gospel not to be ashamed of. So huwag po tayong mahiyang ibahagi ang magandang balita. Amen. Pag sinasabi po nating gospel, magandang balita, ito po ay about sa ating Panginoong Kristo. Yung kanyang buhay, yung kanyang ministry,
yung kanyang pagkamatay at yung kanyang pagkabuhay na muli. Na yun po yung sinulat nitong si Matthew, Mark, at saka si Matthew, Mark, Luke, and John dito. Kaya sabi dito na the gospel not to be ashamed of. Pag sinasabi natin kasing ashamed, na ito yung fear of embarrassment, na ini-expect mo na pwedeng ikaw ay natatakot dahil baka ikaw ay papahiyain, humiliate ka, wala kang courage, awan ipiturod mo nga kailangan mangibaga, itimay sa nga banag. Pero si Apostle Paul ay talagang siya po ay very bold siya. Kahit buhay niya pa yung katapat, ay hindi siya takot na sabihin itong magandang balita. Kaya magpatitignan po natin, mag-start doon sa ministry po nila sa Acts chapter 13. Doon po sila ipinanalangin, nag-ayuno po sila. At yung Holy Spirit po ay nagsalita doon sa kalagitnaan nila. At sabi ng Holy Spirit na isiparin nyo sa akin itong si Paulo, si Saulo at saka si Barnabas. Dahil may ministry ako na paggagamitan sa kanila. At sila po ay ginamit sa mga Gentile world na bagay dito. Kaya doon po ay sa Listra, ay kung saan ay panganap si Timothy, ay talagang nagpagaling po sila ng may sakit. At yung mga tao doon ay ginawa silang mga Diyos. Sabi ng mga tao, bumaba sa atin ang Diyos at mag-alay po sila ng hayop para kakatayin at ialay sa kanila. Na gawin silang Diyos at sila po ay pinunit nila yung damit nila. Kami ay tao lamang na hindi kami Diyos, pero halos hindi nila mapigilan yung tao. At ito, nandito yung mga Hudyo naman na talagang kung anong pinagsasabi sa kanila, at halos talagang babatuin na po sila doon. Pagpunta mo doon, basahin mo sa Acts chapter 16 sa Philippi, na bilanggo po sila, kasama niya itong si Silas. At wala naman silang kasalanan na ginawa. Ang ginawa naman nila ay ginawa ni Apostol Pablo, pinalayas yung demonyo doon sa babae. Yan, na talagang nagpapadto, na tinitingnan niya yung kamay ng mga tao, sinasabi yung mga bagay-bagay daw na kanyang future, at tapos bibigyan siya ng pera, ibibigay naman niya sa kanyang amo. At nung makita ng kanyang amo na wala silang pagkakitaan na, siniraan na itong si Apostol Paul at saka itong si Silas. At sinabi doon sa kanilang mga kababayan at pinaghahagupit po sila. Maliban pa doon, binilanggo pa po sila. Pero makita po ba natin ang nangyari, hindi po tumigil si Apostle Paul. Sa kalagitnaan ng gabi siya, sila po ay umaawit at nagkaroon po ng earthquake. At yun po ay talagang makita natin yung pangyayari na yun, ay doon po naligtas ang Philippian jailer na nagbabantay sa kanila. At dinala sila doon sa kanyang bahay, pati po yung kanyang sambahayan ay nakakilala sa Panginoon. Tumanggap sila, nabautismuhan pa sila ng tubig. Sa Tesalonica, makita naman natin, nag-preach din sila doon, ay mayroon din mga maraming naniwala. Pero itong mga religious na Hudyo, siniraan din sila doon. Halos makita mo, hindi pa nag-mature itong bagong believer, napalayas na sila doon sa Tesalonica. Buti iniwan niya doon sina Timothy para alalayan itong mga new believer na ito. So napunta sila doon sa Veria, preach uli yung gospel. Marami rin talagang sinners nila kung totoo yung sinasabi ni Apostle Paul. At nung mapatunayan nilang totoo, naniwala sila. At ayun, yung mga religious na Hudyo galing sa Tesalonica, sumunod sila sa Berea, at ayun, napalayas uli sila doon sa Berea hanggang sa mapunta sila sa Athens, doon sa Greece. At ayun po, makita niya Apostle Paul sa Athens naman, ang daming mga revolto doon na nakatayo, mga altar, at doon siya nakikita hanggang sa makakita siya ng isang altar na kalagay doon na to the unknown God. At yun ang in-introduce na sa mga tao. Ito ang ipapakilala ko sa inyo. At doon pala sa Athens, mayroong mga tambay. Mga tao mahihilig sa mga philosophy at mga kasabihan, talagang gusto nilang makinig sa mga bagong balita. Kaya excited silang makinig doon sa about pagkabuhay na muli. At yun ang in-introduce ni Apostle Paul sa kanila,
walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pag mapunta ka naman doon sa chapter 19, doon sa Acts, makita mo nagkaroon ng riot. Dahil sabi nitong Demetrius na negosyo niya, nagpapanday. Niya, gumagawa ng replika ni Goddess na Diana. At sabi niya, wala na. Mamamatay ang negosyo natin, sabi niya sa mga gumagawa ng nagpapanday na kasamaan niya. Itong si Apostle Paul, nag-i-introduce siya ng Diyos daw yung gumawa ng langit at lupa, na hindi yung kagaya ng Diyos-Diyosan natin na si Diana, Goddess natin. Ayun po, nagkaroon ng riot at talagang gusto mong atakihin itong si Apostle Paul. At ito po ay talagang kahit saan man siya mapunta, magkakaroon ng gulo dahil dito sa gospel na ito na kanyang ibinabahagi. Pero still pa rin na alam po natin yung nangyari sa buhay niya. Talagang gusto siyang i-ambus, patayin. Biruin mo yung 40 na katao na mag-ayuno. Nasabi nila, hindi kami kakain hanggat hindi napapatay itong si Paulo na ito. Mga religious ito na tao. Gustong patayin itong si Apostle Paul. Buti na lang, meron siyang pamangkin na nakarinig doon sa kanilang oath na sinabi. At sinabi kay Apostle Paul yung bagay na yon. So, niligtas siya ng commander na yon. At sa gabi, 200 na soldiers yung kanyang daladala, dinala siya doon sa Caesarea para ilayo doon sa mga gustong mag-ambus at papatay sa kanya. Nabilanggo po siya, ilang mga dalawang governor na talagang tinignan kung yung kaso niya ay talagang may nagawa pa siyang kasalanan na dapat na siya'y mamatay, wala silang makita naman ng kasalanan niya. Hanggang sa mapilitan na lang po siyang mag-appeal kay Caesar, kay Emperor Caesar. Kaya doon po siya napunta doon sa Rome para doon po maharap doon niya harapin yung kanyang kaso ngayon. At dito mo po makita natin na itong napunta po siya doon sa Rome, na house arrest po siya. Hindi pa rin siya tumigil. Still ay binabahagi pa rin yung magandang balita sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. Kahit tinawag po siyang isang fool o tanji, tanga, ay patuloy pa rin siya na nagpatuloy na binahagi ang salita ng Panginoon. Kaya si Apostle Paul po ay very eager na i-preach kung saan man siya pupunta. At kahit nga sa Rome, ay alam natin yung Rome sa time po niya na yon. Ito po yung talagang political power that time. At ito po yung lugar ng power of pagan religion talaga. Ito pa yung mga, makita natin yung mga emperors na umupo noon, ay sila po yung mga nag-persecute, pumatay sa mga apostles. Pagbabasahin po natin yung history po nito. At hindi pa rin siya takot na isabihin ng ating Panginoon ay siya ay Lord. Dahil lang kinikilala lang nilang Lord, walang iba kundi si Emperor Caesar lang. Pero ito po ay hindi po siya tumigil. Amen. Kaya dito ay talagang hindi siya nahihiya na sabihin ang magandang balita sa mga tao. Tingnan mo ngayong katabi mo. Ganon ka rin ba? Umahiyaan yung katabi mo. Nung eleksyon, nandiyan na pasigaw-sigaw, walang hiya. Makapal yung mukha. Talagang ang bilis mangampan niya. Pero pag sa salita ng Panginoon, kundi, pero pag sa ating Panginoon Jesucristo, mahiyain. Aba, dapat naman kung gano'ng kakatapang sa pangangampan niya, gano'n din naman sa Panginoon. Amen po ba? Wala tayong hiya. Amen. Sabihin mo nga sa tabi mo, dapat walang hiya sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Parang iba kasi yung walang hiya ka. Diba? Yung salita. Diba? Hindi tayo dapat mahiya. Amen. So bakit dito patuloy pa rin si Apostle Paul sa pagbabahagi ng magandang balita nito? Ano ba yung nagtutulak sa kanya na pumunta sa mga napakadelikadong lugar para ibahagi pa itong mga message, yung gospel na ito na talagang kinamumuhian ng mga religious leaders na ito? Ang sagot po dito ay mahanapan natin doon sa ating text na ito. Yung sinasabi doon na dito po sa verse 16, itong the gospel, God's power that saves everyone. Sabi dito sa verse 16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God
that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Sabi mo sa katabi mo, it is the power of God. So ito palang magandang balita, ito na ititip pa nakabalik ni Amon Diyos na mga ititip pa nakaisalakan kadagiti siya sino man na mamati kaniya po tayo nga Hesus Kristo. Pag sinasabi natin kasing power, ito yung might, energy, force, and strength na nagdidwill na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya po itong power na ito, yung Greek word niya po ay dunamis. Ibig sabihin kung sa other version po nun ay dynamite. Di ba ang dynamite talaga? Napakalakas pag yan po ay sumabog. Kaya ito pong gospel pala na ito, ito yung panakabalin ni Apo Diyos ng mga iyong di panakaisalakan titunggal maysa nga mamati kanya po tayo Mesokristo. Amen. So ito yung power of God na magdadala ng kaligtasan sa bawat tao. Kaya ito pong kaligtasan na ito ay nakadepende po ito sa desisyon ng isang tao. Hello? Tayo po ay may sariling desisyon. Kahit gusto ng Diyos na ikaw, tayo maligtas, ang bahayan natin ay maligtas kung ayaw naman ng misis mo, kung ayaw naman ng mister mo, kung ayaw naman ng anak mo, kung ayaw ng kapatid mo, wala kang magagawa. Kahit tutukan pa siguro ni Brother Wilmer ng baril, piling natatakot lang, pero sa isip pala niya ay talagang ayaw niya. Eh, sarili niya pong desisyon yon. Hello? So yung part po natin, ibahagi lang po magandang balita sa kanila, ay nasa kanila na po yung desisyon kung sila po ay tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito pong makita natin ay ang Diyos pag siyempre mahal niya ang bawat tao, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At yung part naman natin, sinasabi natin Christian o mga believer, ibahagi rin yung magandang balita sa mga hindi pa nakakakilala sa kanin, sa ating Panginoon. Kahit buhay pa yan physically, pag walang relasyon sa Panginoon, patay po yan spiritually. Kaya po yung lumalakad na buhay siya na lumalakad physically, but patay spiritually yan. Pero pag siya po ay nakakilala sa Panginoon, niya, buhay po siya spiritually. Amen. Kaya ito pong misis niya po sa Lord na gospel na ito, ito po yung gospel of Christ. Dahil ang dami pong mga gospel na pinipreach ngayon, sa time natin ngayon, yung kagaya ng gospel of religion. Ano ba ito? Yung materialism? Ano bang sabi ng mga materialism na your worth is determined by what you have? Ayun yung gospel sa kanila yun. Kung ano man yung worth nila, ma-determine daw kung ano man yung meron sila. Ano naman yung sinasabi ng mga liberalism? Sabi nila, God accepts us like we are and will take us to heaven if heaven really exists. Kung meron mang langit daw ay talagang, kahit ano man yung pinagagawa mo dito sa mundong ibabaw, tatanggapin ka raw ng Panginoon. Iyan po ang katuruan nila. Ano naman yung sinasabi ng The Gospel of Society? Sabi nila, do as you please, for life is short. Gawin mo kung ano yung tama sa paningin mo, dahil ang buhay lang ay maiksi. Para kagaya doon sa Judges, wala nang sumunod na successor ni Joshua. Itong mga tao na ito ay kung ano yung alam na nila sa mata nila, sa paningin nila na tama, kahit mali, gawin pa rin nila. Dahil yun ang tama sa kanila. Ginagawa pa rin nila. Pero ang misis po ni Apostle Paul ay sinasabi niya na ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan, pupunta ka talaga sa impyerno. Magkakaroon ka na talagang ikaw na tayong maagnanayon na rigat. Pero sinasabi niya, mahal ka ng Diyos, kaya binigyan niya yung kanyang bugtong na anak na namatay para sa iyo. At kung ikaw ay maniniwala sa Panginoong Hesukristo, magsisi sa iyong kasalanan, tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan po, ito po yung magandang balita na sinasabi ni Apostle Paul.
Kaya talaga nakikipag-debate siya sa mga religious leaders. Walang problema sa mga Judaism na itong mga sikta ng mga Pharisees dahil isa siyang Pariseo dati, si Apostle Paul. Sila'y naniniwala na may pagkabuhay na muli. Pero itong mga Sadducees na ito, sikta ng mga Sadduceo na Judaism, kabaligtaran, hindi sila naniniwala. Kaya kini-question kini-question pa noon sa ating Panginoon sa Kristo. Paano ba sa mga mayroong mag-asawa? Eh, namatay itong lalaki, walang anak. Sumunod na naging asawa niya, yung pangalawa na yung kapatid niya. Wala rin anak, namatay. Pangatlo, ganun din hanggang sa pangpito. Pagpunta sa langit, sino na yung may asawa sa kanila? Eh, lahat naman yun ay naging asawa niya na yung pito. Eh, sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo alam yung scripture. Dahil sa langit, wala nang pag-aasawa doon. Ito yung mga question ng mga Sadducees. Dahil hindi sila naniniwala na may pagkabuhay na muli, hindi sila naniniwala na may anghel. Kaya dito po makikita natin na talagang yung gospel po ng ating Panginoon Jesucristo, ito po ay simple message na ito rin yung sinasabi ni Apostle Paul. Anong sabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 15:3-4? Sabi niya dito, "For what I received, I pass on to you as of first importance." Sabi niya dito, "That Christ died for our sins according to the scriptures. That He was buried, that He was raised on the third day according to the scriptures." Ito yung kinukod niya pa rin, according to the scriptures. Dahil hindi siya talaga, unbeliever naman siya that time noon eh. Hindi niya na-encounter ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya nakita ang physically na namatay siya, na buhay na muli. But ang Panginoon sa Kristo ay nagpakita sa kanya true vision. At makita po natin kung paano siya naligtas. Pagbasa niyo sa Acts chapter 9. At true vision ay training siya ng ating Panginoon Jesucristo. 3 years doon sa Arabia. Ito yung sinasabi niya. Prinub na na isaling siyang apostle sa mga Gentiles. Dahil pinikwisyon po yung kanyang pagka-apostle. Kaya sabi niya, kung ang mga apostle na-train sila ng 3 taon, ako rin. Na-train ako true vision doon sa Arabia. Ang Panginoon Jesucristo mismo ang true vision ang nagturo sa kanya. Amen! So, simple message po itong Gospel of Christ. Romans 4:25, anong sabi niya dito? He was delivered over to death for our sins. Si Jesus po ang tinutukoy dito. And was raised to life for our justification. Amen. Kaya po yung Kristo na pinapaniwalaan natin, isuti ng palintag kada tayo mula sa ating pagkakasala, na justified tayo. Amen. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay nakawalang sala. Dahil kay Kristo. Kahit ano man yung kasalanan na nagawa mo, nagawa natin ay wala na po sa Panginoon yun, na-erase na. Amen. So, alam niyo yung Apostle Paul yung power ng gospel. 1 Timothy 1:14-15, ano sabi niya dito? "The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Jesus Christ. Here is a trustworthy saying," sabi niya, "that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." Alam niya mismo yung kanyang pinanggalingan. Siya dati yung kumamatay ng mga believer, siya dati yung persecutor sa kanila, kaya kinakatakutan itong si Saulo dati na ito. Kaya sabi niya, siya yung pinaka-worst eh. Kaya iba yung kaligtasan niya po sa loob, paano siya nakakilala sa Panginoon eh. Mismong true vision. Kailangan na talaga na matapos itong hold natin dyan para sa mga bata, para misi palit natin sa mga pangbata. Amen. Kasi iba yung mga listening nitong mga bata eh. Hindi sila makatagal na maupo ng 30 minutes. Gusto naman yan, baro.
Kaya in-encourage yung mga kalalakihan, tapusin natin yan kabila. Amen. Malagyan yan ng glass. Yan, malagyan ng glass yan. Para isiparit natin to mga kabataan para at least pag tayo nakikinig sa message, nakafocus tayo. Amen. Basa na ba ko? Asa Timothy. Oh, I am the worst. Kaya ito talagang makita natin na yung buhay niya ay binago po ng gospel. Wala pong makapagbabago ng kanyang buhay. Baka tatlong buwan lang pwedeng nagbago, pero pang-apat na buwan, balik din sa dati. Kaya lahat po ng buhay na tinubos ng Panginoon dahil sa kanyang grasya, ay ito po ay makikita mo talaga yung tunay na pagbabago. 2 Corinthians 5:17, ano bang sinasabi doon? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya napakaganda na sa pamilya ninyo, sa bayan siguro ninyo, sa barangay ninyo, ikaw dati yung problema, palaging nababarangay, palaging may sumon na tinatanggap, dinidistribute ni Brother Ilmer, at a sumon. Kaya nga sabi nila sa barangay, sila ang nakakaalam lahat yung ugali ng mga tao. Kaya alam nila kung sino yung number one na nababarangay, kahit kunting bagay. At pag makita nila yung buhay mo na nabago na, instead yung mga problema, ikaw yung dating sinusolve yung problema, ay ikaw na yung nagsusolve ng problema, matutuwa sila. Amen. Dati ikaw yung paspasali sa daanan, hanging breeze na nga lang na dadaanan na masikip ka, ikaw pa yung nandunod na natutulog dahil hindi mo na maiuwi yung katawan mo. Ba't tignan ni Brother Ilmore yung uncle niya? At makita nila, nabago na ito. Matutuwa sila. Kung ikaw yung problema ng magulang ninyo, palaging nag-aalala yung magulang, bakit hindi pa umuwi yun? Ating gabi na, wala pa. Mamaya tatawag yung pulis. Andito yung anak nyo sa presinto. Palaging sinasabi sa Bongo Radio yung anak. Siyempre, mahihiya yung magulang, pero makita na yung anak na nabago yung buhay, matutuwa yung magulang. Amen. Ilan po bang mga magulang dito na natutuwa na mababalitaan nyo yung anak nyo na sila yung mga problema? Di ba wala? Ikaw mahihiya. Kanyang yung anak, hindi ko naman pinalaking ganito yung anak ko, bakit ganito? Pero pag makita ng magulang mo, wow, nagbago na ito. Bait-bait na ng junior mo. Matutuwa sila. Anak, saan ka ba nagpupunta? Doon sa cell group namin doon. Baka pwedeng masama. Amen? Amen po ba? So si Apostle Paul ay nabago yung buhay niya. Yung dating kinakatakutan, kilala siya. Ikaw ba naman yung pupunta pa sa ibang lugar? Kukuha pa ng authorization sa mga religious leaders para pag may mamit siya sa daan na talaga yung mga nag-share ng gospel message ay huhuliin niya. Pagpatayin niya ay hindi siya makakasuhan. Pero ito yung nabago po yung buhay niya. Kaya ang kaligtasan po ay ito po yung minid ng bawat isang tao. Hello? Araw-araw, sinasabi natin, may namamatay. Kapamilya, kapitbahay, kaibigan. I think kahapon nata yun ng bunso ba ni na Brother Robert yun, uncle ni na Pearly. Sabi ni ano sa akin, hindi kasi ako masyado nag, ano sa Facebook na. Natay-gayan niya ay the uncle, ambu ba yun, yung bunso. Hindi ko alam kung ano yung rason mo nung kinamatay. So makita natin yung buhay ng tao, hindi natin hawak. Walang pinipiling edad. Yung ini-expect mo na malapit na sa putas, hindi naman. Diba? Meron pa lang yung kapapanganak, yung pamangkin ko eh. Hindi ko nabasa sa messenger yung ate ko,
Tinatawagan pala ako para ililing yung nailabas na bata. Walang ano eh, patay. Kinabukasan ko na lang na mabasa. Kaya sabi ko, pasensya, hindi ko nabasa yung message. Eh, in-expect nila, nag-prepare na sila yung damit ng bata. Kaya nakita nila yung gender ng bata. Excited sila. Tapos lumabas yung bata, walang buhay. Eh, makita natin talagang walang pinipili yung patay talaga. Pero ito nga, sabi natin na ganun talaga yung buhay, may pinapanat, may namamatay. Pero ang nakakalungkot po yung pag yung tao na walang relasyon sa Panginoon ay alam po natin yung sinasabi ng Biblia kung saan na yung pupuntahan. Hello? Kaya yung gusto po ng Diyos na talagang yung design niya ay maligtas ang bawat isang tao. Kaya binigay niya nga yung kanyang bugtong na anak para kung sino man ang maniwala sa kanyang bugtong na anak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ano yung sinabi ni Jesus kay Nicodemus? For God so loved the world that He gave His one and only Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kausap pa ni Jesus itong religious leader na ito, nagtuturo sa mga Hudyo. Pero ito yung tinuro ni Jesus kay Nicodemo, yung John 3:16 na yon. Siya sino man nga mamati kinkwana, ano man yung estado niya sa buhay. Amen. Kaya po pasalamat tayo sa mga tao na nagbahagi sa atin ng gospel message, nakakilala tayo. Instead na eternal death yung papupuntahan natin, nagkaroon na tayo ng eternal life. Amen. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John 10:28, ano sabi niya? I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Awat isya sino man nga mangala kada tayo diya ima ni Apo Diyos. May ibang katuruan kasi ng other religion na kahit gumagawa raw sila ng kasalanan, dahil sila po ay tumanggap raw sa Panginoon, ay hindi na raw sila maisnat sa kamay ng Panginoon. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa kasalanan. Doon sa kadiliman, gusto ng Panginoon na mamuhay na tayo sa liwanag. Amen. Kaya yung turo na iba, kapag ikaw ay ligtas ka na talaga kahit gumagawa ka na ng kasalanan. Hindi po yun ang tinuturo po ng gospel. Mamuhay na tayo ng tama. Amen. Ito pong salvation na ito o yung kaligtasan, ito po yung product po ng ating pananampalataya lamang. Ano ba yung sabi ng Ephesians 2, 8, and 9? Sulat ni Apostle Paul ito sa mga taga-Epeso. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kaya yung kaligtasan pala natin ay hindi sa dahil sa iyong work, sa iyong nagawa sa buhay. Amen. Dahil kung yung nagawa mo sa buhay, ado na kiti ang palangwa. Hello? Isa rin doon si Cornelius. Pag tinignan nyo yung buhay ni Cornelius sa Acts chapter 10, siya po ay everyday na nanalangin sa po ng kanyang pamilya. Siya po ay tumutulong sa mga nangangailangan. Makikita mo, sabi doon, isa po siyang sundalo na may posisyon. Hindi siya purakot. Maganda yung kanyang buhay. Kung titignan mo kung yun ang basihan sana, ligtas na si Cornelius. Pero hindi. True prayer ay talagang namusap sa kanya yung anghel. At pinahanap sa kanya si doon pa sa Jupa, itong si Simon Peter. Kaya nagpadala siya ng kanyang sundalo. Pinatawag si Simon Peter na apostol. At si Simon Peter yung nagdala ng gospel sa bahay nitong si Cornelius para makakilala sa Panginoon. At si Cornelius talagang tinawag yung kanyang mga kaibigan eh, kakilala. Siyempre kung siya ay may position, eh siyempre matataas din na tao yung pwedeng kaibigan niya, tinawag niya. At sila rin ay nakakinig sa salin sa gospel. At sabi doon, sila'y nakakilala sa Panginoon. Amen. So ito po ay hindi sa ating works, sa ating kabutihan na ginagawa para ikaw maligtas. Ito po ay, yung salvation po natin, ay ito po ay grace, parabor,
ni Apo Diyos, babaon niya panagpamati tayo. Amen po ba? Kaya awanti palangguan tayo rita. Hindi natin sasabihin, ay, ilang oras ako sa church, ako yung ilang oras ko na talaga binibigay ko yung oras ko noon, nagpapagamit ako sa Panginoon. Hindi po yun ang tinuturo natin. Kaya yung ibang religion, by works, ang kaligtasan po nila. Ilang oras, meron silang oras na inilalaan in a week para mag-evangelize daw, para sila yung maligtas. Kahit nandyan dyan sa street, na madaling araw pa lang, kahit walang tao na nagdalakad, meron pa rin na nakatayo doon. Kaya na-interview ko noon, papunta ko sa Maynila, wala namang tao, bakit nandito pa? Eh, may oras pala silang in a week na dapat na gawin. Dahil yun ang naituro sa kanila, by works, yung kaligtasan. Pero sa atin, hindi po by works. Ang kaligtasan po natin, babanti parabor ni Apo Diyos. Amen. Babanti pa nagpamati tayo, kinkwana. Kaya ang gospel po na ito ay madali po itong maintindihan. Kaya ito po ay dapat ibahagi natin din sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Ang dating mga religyoso na tao. Kaya nga, turo pa ng mga religion, walang problema. Pati sa mga politician, kahit sila'y namumurakot, as long as magdudunit sila sa church, ay makasalanan nila, mapapawalang sala sila. Kaya yun ang ginagawa ng tao. Kaya makita mo, religyoso naman, pero kurakot naman. Ito po yung isang problema na dapat ipanalangin natin sa bansa natin. Amen. Kaya ang salvation po natin ay personal. Sabihin mo sa katabi mo, ang kaligtasan ay personal. Kaya sa pamilya, kung naniwala yung nanay, si halimbawa, Sister Edilwina, hindi ibig sabihin ay talagang ligtas na si Michael. Hindi sasabihin ni Michael, di bali na, naligtas naman si mami ko. Pagpupunta siya sa langit, hahawak ako sa kamay, sa paa niya, pag mararapture. Hindi po ganun. Individual ang kaligtasan natin kasi sabi nilang iba, kasi pag rapture, ganun daw ang gagawin ng iba. Kaya, posible po, halimbawa, Kristiyano yung taon, isang piloto, isa siya yung piloto doon, pati yung kanyang co-pilot, na-rapture sila, nawala sila. Pwedeng magka-crash yung airplane. Sa bus, pwedeng Kristiyano yung nagpapatakto sa expressway. Na-rapture, nawala. Pwedeng magka-crash yung bus. Hello? Ano ko yung kakilala noon na kasama ko muna nagpa-practice sa driving, naging driver ng bus. Noong na-heart attack siya, buti hindi niya sinabi na sasama ko na ito, mga pasahiros ko. Driver ng Baguio, Kibungan eh. Alam naman natin yung daan, Kapanan, Kibungan. May mga rankings yan eh. Itinabi yung bus, doon siya mismo namatay. Kaya nagpapasalamat yung mga pasahiros eh. Na nung maramdaman niya, ma-heart attack na siya, tinabi niya yung bus, parang natulog na lang. Sila nagpapasalamat naman doon. Kaya, ito po ang kaligtasan po ng ang kaligtasan po natin ay personal po yan. Amen. Kaya sa pamilya, kahit anumang gawin yung tatay, nanay sa mga anak at ayaw maniwala yung anak, sarili lang decision yun. Kung ang anak naman ay ligtas at yung magulang ay binabahagi nila yung gospel at ayaw maniwala yung magulang, sariling decision nila yun. Kaya pagharap tayo sa Panginoon, wala kang sisisihin doon eh. Ito kasi yung nanay ko eh. Ito yung dahilan eh. Sarili mong decision yun. Dahil meron at meron gagamitin ng Panginoon na magbabahagi sa atin. Amen. Amen. Pangalawa po dito yung the gospel, the revelation of God's righteousness. Ilagay po yun sa comment box ninyo, yung nandiyan dyan. The gospel, the revelation of God's righteousness. Verse 17, sabi dito, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written
the righteous will live by faith. Dagiti nalintag agbyagda iti pamati. Amen. Babaon iti gospel, itong magandang balita na i-reveal itong righteousness of God na ito. Kaya po yung product po ng gospel ay sa life ng every believer, ito pong righteousness. Sabi mo sa katabi mo, righteousness. Kinalintag. Ano ba itong righteousness na ito? Hindi po ito yung bagay na ginagawa natin, pero ito po yung bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Nadamay nga nag-reflect. Kaya po sa time ni Noah, yung genealogy niya po ay galing po siya kay Seth. Alam po natin, si Abel pinatay ni Cain. Makita mo, pagtitingnan mo yung genealogy ni Cain, yung mga pinanggalingan ng mga tao, masasama. At dito naman sa pinanggalingan ni Seth, ito po yung mga taong tumawag sa Diyos. Isa na doon si Noah. Kaya nung makita ng Diyos na very evil na yung mga tao, pero may nakita pa rin siyang righteous na itong si Noah na tumatawag sa Panginoon. Niligtas niya po itong si Noah kasama ng kanyang misis, yung kanyang tatlong anak na lalaki at yung mga asawa nila. Sila po ay naligtas. Biruin mo, bago nila ginagawa pa yung daong, yung ark, nag-preach pa rin siya ng righteousness sa mga tao. Ayaw nilang maniwala, pinagtatawanan sila. Sabihin siguro nila, baliw. Wala nang ulan. Bakit magkakaroon ng flood? Pero sa kahit sa 100 taon na hindi po tumigil si Noah na ito. Ganoon mo, 500 years old itong si Noah nung winarningan siya ng Diyos na gagawa ng ark. 600 plus years old na siya nung dumating yung flood. Ilang taon yun na nag-preach ng righteousness itong si Noah, pero ayaw maniwala yung tao. So ito po ay, mga kapatid, dito po natin yung gospel at isulito ay righteousness of God na na-reveal bawat mananampalataya sa Kanya. Amen. Ito po yung nagbabago sa buhay natin. Kaya bakit namumuhay na tayo ng tama? Yung dating buhay natin na hindi tama, mga mali ay mapalpalintid na. Tignan mo yung katabi mo. Alam mo, hindi perfect po yan. Marami pang tinig na pwedeng matanggal sa buhay niya, inaayos ng Panginoon. Amen. Kaya huwag mong tingnan yung katabi mo na pag nandito na sa simbahan ay santo o santa na yan. Pero pang pagkukulang yan. Hello? Pero binabago tayo ng Panginoon. Amen. Habang tayo nagpapatuloy. Kaya kung kailangan naman natin ng tulong, lapit tayo sa Panginoon. Hindi Kanya ibabagsak. Hindi Kanya bibiguin. Makita natin yung magandang balita na nagawa niya sa ating buhay. Sinacrifice niya yung kanyang mismong buhay, sarili, na napako sa cross dahil sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan, sa aking kasalanan. At yung part naman natin ay ibahagi naman yung magandang balita sa ibang tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, ibahagi mo. Ibahagi natin. Amen. Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Ito sana yung gospel, yung magandang balita na mahalagang paniwalaan at ibahagi natin sa mga tao. So ang tanong, binabahagi ba natin itong magandang balita? Ikaw lang ang pwedeng makasagot po niya. Ikaw ba'y nahihiya na ibahagi itong magandang balita? Sa time po ni Apostle Paul ay sabi niya hindi siya nahihiya kahit buhay pa niya ang katapat. So tayo po ay huwag tayong mahiya na ibahagi rin ang magandang balita dahil ito po yung power ng Diyos na mag-work sa buhay ng isang tao. Nakatutuwa na makita mo yung dating problema sa lugar niyo, pamilya niyo, na binago ng Panginoon ay wow. Ikaw ay mag-bless pa. May iyak ka pa mag-testimony na salamat
aking kapatid, salamat sa aking kaibigan dahil siya yung nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos at ako'y nakakilala na bago yung buhay ko. Amen. Napakasarap na pakinggan yung ganun bagay. Ito po yung sabi ni Apostle Paul sa Romans 10:13-17. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our messages? At dito sa verse 17, sabi dito, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, dalhin po natin yung magandang balita sa mga tao. Amen. Pwede bang sabihin po sa katabi po, dalhin natin ang magandang balita sa mga tao. Wala ibang magandang balita kundi ito, gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Come on, magbinitikan po tayo habang nagpapawid itong music team. Ginagawa pa natin yung part natin bilang isang believer, bilang isang disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit saan ka man nilagay ng Panginoon, gawin mo yung part mo. Bawat isa sa atin. Patuloy
habang kami magbalakas pa, magpagamit kami sa inyong Panginoon. Salamat po at ito po ang aming samong dalangin ng mga Jesus. Just a few announcements. Of course, Wednesday, every Wednesday pa rin po ang ating virtual prayer gathering, 7 PM to 8 PM. And later po, mamaya 1:15 PM, we will be having our Soul 2 class dito po sa church natin. And, oh amala, ang ating, matawag dito, convention po is May 22. May 22 po ang ating convention. We are all inviting you to come. And of course, ang ating recognition will be May 29. So yun lamang po. God bless everyone. God rest with you.